Ngayong araw ng NTF-ELCAC ang mga ebidensyang magpapatunay na kusang sumuko sa mga otoridad ang dalawang aktivista na bumaligtad sa kanilang salaysay. Pero dahil sa nangyari, mas mag-iingat na raw sila sa pagpresenta ng mga nagbabalik loob sa pamahalaan. Ang detalye sa balitang A to Z ni Giselle Simon. Inilabas na ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang hawak nilang ebidensya na magpapatunay na kusang sumuko sa militar ang dalawang aktivist na sina Jen Tamano at Junila Castro. Makikita sa sinumpaang salaysay ng dalawa na tumaka sila mula sa kanilang grupo dahil gusto na nilang makapiling ang kanilang mahal sa buhay at mamuhay ng normal. Makikita rin sa video na inilabas ng ahensya na nanumpa ang mga ito sa Public Attorney's Office at pumirma ng mga affidavit na nagsasabing kakalas na sila sa kilusang komunista. Nandoon po ang CHR, ang PAO natin, nandoon, ang security sector natin referring to the PNP and the Armed Forces of Philippines and of course yung local chief executive doon sa area. Kaya naman iginit ang task force na hindi pinersa ang dalawa. Everybody was very happy because we thought we have saved two more souls in falling into the trap of the CPP, NPA, and DF. But as we have observed, ano, as it developed during the past days, parang nagkaroon po talaga ng deception, mukhang pre-planned yung nangyari. Sinabi rin ng mga ito na maituturing maling hakbang ang pagpipresinta ng dalawang aktivista matapos silang baliktarin sa unang pahayag. I won't say that it is a wrong move, no. Just like what I've said a while ago, we need to balance kasi yung building trust and confidence para sa mga nag-iisip na magbalik-loob sa atin on one hand and on the other hand to be more cautious, no. Dagdag pa nito na magiging mas maingat na ang mga ito sa kanilang ilalabas na mga aktivista. Kanina, emosyonal namang binatikos ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla hinggil sa komento nito laban sa dalawang aktivista. Ito ay matapos tukuyin ni Remulla ang dalawa bilang miyembro ng New People's Army. Ayon sa mambabatas, dapat maging maingat ang kalihim sa ganitong mga komento. We wish the Justice Department had been more prudent and discerning in its statements on these issues. Buhay at kamatayan ang nangyayari sa mga mamamayan natin. Huwag naman kayong ganyan. Kasabay nito, magsasampa na ng kaso ang Philippine Army dahil sa pagbaligtad ng salaysay ng dalawa at pag-aakusa ngayon na dinukot sila ng mga militar. Nanindigan ng Army na wala silang ginawang pagkakamali ang kanilang mga tauhan sa dalawang aktivista. We are a country of laws. We have rules of law. We have court here. And we felt betrayed. That's why we will file the necessary case. And sa kabila naman ito, tiniyak ng NTF-ELCAC na handa pa rin silang tulungan sina Jen at Junila na magbalik loob sa pamahalaan. Para sa balitang A to Z, Giselle Simon.